pabantayin na lang yung mga bata para hindi na. Pabantayin na lang yung mga bata para hindi na. May kabitan po ng projector. Haba pala eh. Okay na po, okay na po. Happy Sabbath po. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na nakarating sa inyong church, sa ating church dito sa Biga. Ako po ay nagdadrive, hinanap ko sa mapa. Sabi ko siguro doon yun. Tapos habang ako yung nagdadrive, merong mga angel na dumaan. Binubusinahan ako sa likod. Sir, papunta ba kayo sa Biga? Sumunod na lang daw kayo sa akin. So, natutuwa po ako. Ginagamit ng Diyos ang maraming tao sa gawain ngayong mga panahon. So, ang ano nangyari sa screen? Ang atin pong lesson ay, isi-check ko lang po kung tama, May 30 to June 5. Minsan kasi nagtuturo ng lesson. Mali pala yung lesson. Following Jesus in everyday life. Tagalog po ang gusto ninyo, ano? Tagalog, okay. No problem. Walang problema. So, bakit ayaw kayong lumabas? Dali lang po. Ayaw din. Ulit. Hello. Following Jesus in everyday life. Ayun. Kaya lang, hindi ko naman makita dito. Okay, dyan na lang tayo titingin. Ang mga babasahin po ay nasa Luke. At titingnan po natin ang kunting summary ng lesson. Ang sa Lunes po ay sa Linggo ay flee Pharisaism. Tapos Monday ay fear God, mga topics. Tapos be prepared and watchful. Kailangan daw po tayo laging handa. At saka kailangan be a fruitful witness. And then sa Thursday po ay kailangan nating maging humble na mga kung sino daw yung leader, siya daw ang nagsiserve. At ang pinakamaganda kong nakita para sa akin lang po, sa ating lesson, ay itong nandito sa Friday. Basahin natin. Ang hinahanap ng mga tao, mga kapatid, ay kasiyahan sa kanilang buhay. Nung mabasa ko itong for further study, actually ito yung gusto ko laging basahin for further study. Ang sabi dito, yung pangalawang paragraph, ito po, in our life here, sa ating buhay, dito sa mundo, na maraming kasalanan, marami tayong hindi magawa dahil sa mga kasalanan, ang pinakamasaya at pinakamarami tayong natututunan ay sa serbisyo, sa gawain. Wow! Ang ganda. So kung gusto niyong maging masaya mga kapatid, tumulong sa gawain. Kanina, pinopromote sa ating Sabbath School yung evangelism. And in the future state, untrammeled by the limitations of sinful humanity, sa serbisyo daw, ang pinakamalaking kasiyahan. So kahit wala ng kasalanan dito sa mundo, sa future, sa new heaven and new earth, sa bagong earth,
ang pinakamasaya pa rin nating pwedeng gawin ay sumunod sa Diyos. Pag may inutos ang Diyos sa atin, diyan tayo magiging masaya. Tingnan nyo yung mga bata, ang sabi dun sa aklat na Adventist Home, pag wala silang ginagawa, hindi sila masaya. Pero pag may pinagawa kayo sa kanila, feel nila na ano sila, kasama sila dun sa pamilya. So ganun din po, tayo mga anak ng Diyos, the greatest joy and our highest education will be found in witnessing. Ayan, witnessing. So sa gawain, diyan tayo masaya. Kaya lahat ng gawain, pinupuntahan ko mga kapatid. Yun ang aking nadiskubre na boring. Boring sa gawain. Noong unang panahon, singitan ko ng konting testimony. Ako po ay tamad sumimba. Pero ang ating pastor, si ay nakipagkaibigan sa atin, sa akin. Hindi ko alam kung bakit, si Pastor Joe Orbe ay kinaibigan niya po ako. At saka dahil taga-IUP ako, tamad ako sir, sumimba sir. Sumisimba lang ako pag may part. Mayabang siguro. Mayabang siguro ako kaya wala namang gagawin dun. Pero pag may part, ayun, aga ako. So, ang ginawa ni Pastor Orbe sa akin, binigyan niya ako ng part. Kami yung gumawa ng website. Actually, yung kaibigan ko ang gumawa. Ako lang yung tumutulong. Sabi niya, nakakaya naman kayo yung gumawa ng website tapos hindi kayo matagpuan sa church. Ay ko, nga naman. So, pag may ginagawa pala tayo sa gawain, yung involvement natin, mas motivated tayo magpakabait. Kasi nakakaya naman sa gawain eh. Tapos, speaker siya ng midweek o vesper. Chat-chat pa yan sa akin. Pero yun yung senior pastor ng malaking-malaking church. Sasabihin niya, sir, mag-i-speaker ako, mag-attend ka. Bah, nakakaya naman na hindi ka mag-attend. Iniimbitahan ka na ng senior pastor ng PIC. Personal invitation pa sa chat. Tapos hindi ka sisipot. Ay, di, nahihiya naman ako. Sumisipot ako. Kahit na for moral support, para lang masuportahan ka ng aking kaibigan. For moral support. Yun pala mga kaibigan, naintindihan ko na ang kasiyahan, katulad dun sa Friday na lesson, ay sa gawain. At dun ko po na-enjoy talaga ang gawain. So lahat ng mga pinapagawa niya, susubukan ko. Pag hindi ko naman kaya, hindi naman talaga kaya eh. No problem. So, dyan ko na-appreciate ang kasiyahan sa gawain. Kaya, minsan hindi nila ako matagpuan. Nasaan kaya si sir? Pag merong crusade sa paligid, andun. Dyan tayo pupunta dahil gusto natin tumulong sa gawain. Okay. Dahil sabi ni Jesus, come and follow me. O, di ba nung nanghahanap si Jesus ng disciples, I will make you fishers of men. So, following Jesus in everyday life. Mga practical na mga bagay sa ating ang kailangan natin basahin. Pag ako po ay nag-aaral ng lesson, ang pinaka-importante dito ay yung nasa Bible. Ang sunod, yung nasa EGY. Ang sunod, yung mga ano tawag ito? Sabbath School Study Guide. Yung mga sinasabi dyan. So gusto ko pong basahin muna yung Luke 11:37-54. At ihimay-himayin natin ang Luke 11:37-54. Alas 6 pa lang naman eh. Maganda pala dito sa church niyo. Kaya kahit ganong ahaba tayo magsalita. Okay. Luke 11:37-54. Huwag po kayo mag-alala dahil mabilis akong uuwi kasi kailangan akong pumunta doon agad. And he spake, gusto niyo pala Tagalog. Okay lang po ba English? Okay lang po. And he spake a certain Pharisee, English po kasi ako mag-isip. And he spake to a certain Pharisee, besought him to dine with him, and he went in and sat down. And when the Pharisee saw it, he marveled that he had not first washed before. So, si Jesus, kahit sino, he wants to reach even the Pharisee. Kaya lang itong mga Pharisee, minsan kung ano-anong iniisip na wala naman sa Bible. And the Lord said unto him, now do that not first washed before dinner. Hindi daw naghuhugas ng kamay. And the Lord said unto him, now do ye Pharisees make clean the outside of the cup and the platter, but your inward part is full of ravening and wickedness.
parang palaban si Jesus Christ, ano? Ano po? Hindi ko alam, pero si Jesus kasi wala kasing mali yan eh. Okay, sabi daw niya, mas mahalaga, ye fools, did not he that made the which is without make that which is within also, but rather give alms of such things as ye have, and behold, all things are clean unto you. But woe unto you, Pharisees, for ye tithe mint and true and rue and all manner of herbs, and pass over judgment. Ba, tinatithan pala lahat ng mga bunga-bunga ng mga garden. That is good. And pass over judgment. Yun ang hindi maganda. Yung judgment na mahusay ay hindi ginagawa. And the love of God. Nagtatithe nga, hindi naman mahal ang Diyos. O kaya hindi mahal ang kapwa. Sabi ni Jesus Christ, this ought ye to have done and not to leave the other undone. Oh, hindi masama po ang mag-tithe. Hindi masama ang gumawa ng mabubuti. Pero, dapat gawin din ang ano bang judgment? Ang maka-Diyos na paghuhusga. Akala ko ba bawal ang judgment? Okay. Yung fair na pag-judge at saka ang pagmahal sa Diyos. Okay. So, may mga bagay na maliliit na bagay, may mga bagay na mas mahalagang bagay. Si Jesus, nag-focus siya sa lahat. Woe unto you, Pharisees, for you love the uppermost seat in the synagogues and greetings in the market. Ah, kaya siguro sa church, gusto nila dun sa likod, tumupo. Hindi. Saan yan? Saan yan? Isisinagog nga. Ayun, no? Sinagog. Ah, kaya minsan naiintindihan kayo mga tao na dun sa likod. Dahil sabi ni Jesus, kayo kasi yung mga Pharisee na sa harap kayo mupo lagi. Okay, pero iimbitahan ang maganda naman sabi sa Bible, pag inimbitahan kayo pumunta sa harap, eh, mabuti yun, di ba? Woe unto you, scribes and Pharisees, and greetings in the markets para silang politician. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are as graves, which appear not, and the men that walk over them are not aware of them. Anong ibig sabihin nun? Para daw kayong, ano may grave sa Tagalog? Libingan, kabaong. Tapos, hindi daw nakikita yung nasa ilalim ng lupa, nalalakaran na kayo, hindi nyo pa alam. Napakalalim ng ating Panginoon. Ano? Napakalalim ng sinasabi niya. Sabi naman ng mga lawyer, parang pinapatamaan nyo kami ah. Then answered one of the lawyers and said unto him, Master, thus saying thou reproachest us also. Sabi niya, kayo rin. Woe unto you. Ano ba yung woe unto you sa Tagalog? Meron akong Tagalog dito pero hindi ko masyado marunong magbasa ng Tagalog. Samantalang nang siya ay nagsasalita, ay inanyayan siya ng isang... Ay, bumalik. Okay. Nasa 47 na tayo. At sa pagsagot ng isa sa mga tagapagtanggol ng kautusan ay nagsabi sa kanya, Guro, sa pagsabi mo nito, pati kami ay iyong pinupulaan. At sinabi niya, sa abari naman ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inyong ipinapapasan sa mga tao ang... Anong kursor ko? Hirapan ako dito. Dito na lang sa English, mga kapatid. Yan. Sorry, ha? Ah, okay. Woe unto you, ye lords, for ye lay men burdens grievously worn, but ye yourselves does not touch the burdens with one of your fingers. Oh, pinapahirapan daw yung mga tao, pero hindi tinutulungan. Ha, lesson yata ito sa atin, lahat, kahit sa mga teacher katulad ko. Pag binigyan ng assignment o ng ano, dapat tutulungan din, di ba? Parang ganun ang sinasabi ni Jesus Christ dito. Woe unto you, for ye build the sepulchres of the prophets, and wala na naman. Saan na tayo napunta? 30, okay. And apostles, and some of them they shall slay and persecute. Okay. So, yung mga, bakit kaya ganun ang ginagawa ng mga Pharisee? Pinapagawa nila yung mga
sepulcher ng prophet and the prophet. Pero, yung mga ibang Pharisee naman na noon-noon pa, ang pumatay sa kanila. Parang ibang klase, ano? Ganyan talaga, mga kapatid, ang kasalanan. Walang maayos na explanation. Huwag na natin i-explain. Truly, ye bear witness that ye allow the deeds of your fathers, for they indeed killed them. Ye build their sepulchres. Alam niyo kung bakit pinersecute yung mga propeta noong unang panahon? Dahil, sinasabi nila ang totoo. Ngayon, natural ang totoo, ang katotohanan ay galing sa Diyos. May mga ginagamit ang Diyos na mga propeta, sila Isaiah, Jeremiah sa Bible, pag dumating ang Espiritu ng Diyos sa kanila, sinasaway nila yung mga leaders na mali ang ginagawa, pati yung mga hari, at minsan, pati yung mga religious leaders. Ang problema, ang ating mga puso ay natural na nahihiling sa kasalanan. At pag tayo ay natamaan, naku, gusto nating ipapatay yung mga propeta. Sana hindi tayo maging katulad ng scribes and Pharisees na pag tayo ay tinamaan, may galit tayo. Ang buti na lang ang sabi sa Proverbs, pag sinaway mo ang matalinong tao, mamahalin ka niya. Pero pag sinaway mo ang hindi magaling na tao, as corner, he will hate thee. So, ang buti na lang din. So, paano tayo maging matalino? Sabi rin sa Bible, if you lack anything, ask and it shall be given. So, pwede natin hingiin ang wisdom, katulad ng paghingi ni Solomon sa wisdom. Para pag tayo ay sinaway ng Biblia, sinaway ng mga propeta na nasa Biblia, hindi tayo magagalit. Okay, very nice. Yan ay warning. Sabi sa ating lesson, huwag tayo maging mga propeta. Mga pariseyo. Pag sinaway tayo ng mga propeta, ay tayo ay susunod. Therefore, also, bakit nga kasi ganun? Alam niyo mga kaibigan, ang ating buhay ay parang school. Parang examination. Pag sa dulo ng ating buhay, yan yung submit your paper. Ang mga question ay yung mga pagsubok sa ating buhay. Ang mga answer ay nandun sa Biblia. Ang mabuti na lang ang ating buhay ay parang test na open notes. Open notes, pwede pa magtulungan ang mga estudyante. At pwede mo rin tanungin ang teacher kung anong sagot. Ba? Kaya lang minsan tayo, mayroon tayong gustong isagot kahit na wala naman doon sa ating notes. Kahit hindi yun yung sabi ng teacher. Pero napakaganda dahil gusto tayong tulungan ng ating teacher. And the Holy Spirit shall teach you all things. Okay, sabi ni Jesus Christ. Truly ye bear witness that ye allow the deeds of your fathers, for they indeed killed them, and ye build their sepulchres. Therefore also said the wisdom of God, I will send them prophets and apostles, and some of them they shall slay and persecute. Alam niyo mga kapatid, nakikinig ako ng theological forum sa IAS. Ang sabi ng professor galing Andrews University, the Seventh-day Adventist Church has a prophetic identity. Lahat tayo propeta. Ang Adventist Church ay propeta. Alam niyo kung paano mapatunayan? Pangalan pa lang, Adventist. Ibig sabihin, it prophesies the coming of Jesus Christ. Di ba? When you say Jesus is coming soon, that is a prophecy, di ba? Kaya tama yung nasa Joel 2:28-32, and the Spirit of the Lord will be poured out unto all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Kaya yung mga ating mga anak ay nagpa-prophesy, nag-voice of youth sila, nag-evangelism at saka tumutulong sa gawain, at kinonfirm yan sa Acts 2:17-21, dinugsungan ng in the last days the Spirit of the Lord shall be poured out unto all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Wow. Pero merong malaking prophet at may maliit na prophet. Si Ellen G. White yung malaking prophet. Pero the Adventist Church has a prophetic identity. Bakit? Sabi sa prophecy sa Bible, nakalunok siya ng mapait. At nanahimik siya. Matamis sa bibig at mapait sa tiyan. Pero pagkadaan ng kunting panahon, prophesy again. Kinukomandan ng prophecy
ng Bible na tayo ay mag-prophesy. Okay. Basta, ayon lang sa Bible. Yan, dyan tayo safe. Huwag tayo magpa-prophesy ng wala sa Bible. Okay. At saka, huwag tayo maging false na prophet. Ang false prophet, yung nagpa-prophesy ng hindi naman nasa Bible. Oh. Yun lang. Sa Bible, sa Old Testament, may mga prophet dyan na true na naging false. Ang punishment nila, kamatayan. So, warning yan sa atin. Pag meron tayo sasabihin, lalo na kung tungkol sa religious na mga bagay, siguraduhin natin nasa Biblia. At marami rin lang tao na nagbabasa ng Biblia, iba-ibang interpretation. Mabuti na lang tayong Adventist, meron tayong spirit of prophecy. Pag nabasa natin sa Bible, ganito yata ang intindi ko. Tinignan natin sa spirit of prophecy, iba, hindi tayo sigurado. Pero pag pareho ang pagkaintindi, aha, sigurado, mas nakakasigurado tayo. Dahil, yung sigurado nating propeta na si Ellen G. White na pinadaan na natin sa tests of prophecy ay ganun din ang pag-iisip. So, dyan tayo makakasigurado, nakakadagdag. Pero ang basehan ng ating lahat ng mga katuruan ay ang Biblia. Dahil ang Biblia ay walang, ay perfecto, di ba? The Word of God is perfect. Converting the soul. Alam niyo mga kapatid, binabasa ko yung fundamental beliefs natin. Na-realize ko, tinype ko yung word na converting sa ating Bible. Ano ba talaga ang nakaka-convert ng mga tao papunta sa kabutihan? Hindi naman yung we are saved by grace. Kung grace, grace, grace ang ating pipils, totoo yun. Pero ano yung nakaka-convert sa tao? Isa lang ang nakita ko nakaka-convert. The law of the Lord. Okay lang pala na Ten Commandments sa ating tinuturo. Because it is the law of the Lord, according to the Bible, which converts the soul. Ah, okay lang pala yung puro utos. Bakit ang mga Adventist puro utos? Yan ang sabi sa Bible eh. The law of the Lord is perfect. Converting the soul. Okay. So, the blood of the Lord, I will send them prophets and apostles. Some of them they shall slay and persecute. Okay. Na-persecute na po ba kayo? Hindi sa paggawa ng masama, kundi sa paggawa ng mabuti. Napakatamis mga kaibigan ang experience pag na-persecute. Alam nyo, nabasa nyo na yung Great Controversy. Siguro malamang nabasa nyo. Ako hindi ko pa natapos. Pero yung kakaparinggot na nabasa ko, gusto kong maging katulad nila. Huss, nila Jerome, nila Zwingli, nila Luther. Bakit sila nagpapakahirap para sa katotohanan? Nangangamatay sila sa katotohanan. Pumapayag silang mawala ang kanilang ari-arian, kayamanan, posisyon, ang kanilang buhay para sa katotohanan. Bah, may pinaninindigan. So, they shall slay and persecute, and that the blood of all the prophets which was shed from the foundation of the world may be required of this generation. Ang sabi rin sa spirit of prophecy, sa langit daw po, may mga posisyon din yan. Hindi tayo pantay-pantay. Ang pinakamalalapit daw po sa trono ng Diyos ay ang mga taong nagbuwis ng kanilang buhay para sa katotohanan. Wow! Okay. Pero, binabasa ko yung, dyan pa naman tayo sa persecution na topic. At saka hindi naman gumagalaw yung relo natin. Siguro kailangan ko po tingnan yung relo natin. Okay. Okay. Unlimited. Maganda ito. So, persecution, inaano ko lang po kasi in the future, sa prophecy, mape-persecute talaga tayo. Tiningnan ko yung word na persecution sa spirit of prophecy. Tapos, in-enumerate ko yung benefits of persecution. Ano nyo yung benefits of persecution? Kung kayo si Satanas at pinipersecute nyo yung mga alagad ng Diyos, kung ako sa inyo, kung ako kay Satanas, hindi ko na lang ipipersecute. Dahil mas beneficial ang persecution para sa gawain. Paano nangyari? Noong unang panahon, noong Dark Ages, pinersecute nila yung mga sumusunod sa Bible. Nagsitakas sila. Mas maraming pinipersecute, mas maraming tumatakbo. At yung mga tumakbo na yun, magkukwento ulit yun dun. Dami ng dadami. At pag nakikita nilang namamatay si Luther, si Zwingli, para sa kanilang katotohanan, sa katotohanan na nakita na sila sa Bible, mas lalo silang na-convert. Sabi nila, ibig sabihin, totoo talaga yung kanyang pinapanindigan. Pero yun, sinusunog na sila,
Pakanta-kanta pa? Aba! So, ganyan ang mga nangyari sa mga propeta sa Old Testament. Sa New Testament, ang unang martir ay si Stephen. Sabi ni Stephen, I see heaven's gate open. And yun ang nangyari sa mga nape-persecute. So, ini-inspire ko lang po kayo. Pag dumating ang persecution, mas marami ang benefits ng persecution. Isa sa mga benefits ng persecution, persecution spreads the light. Okay. Isa pa, persecution brings us nearer to heaven. Kasi pag pinatay ka, pag gising mo, nasa langit ka na. Diba? Ano pa? Persecution cleanses the church. Yun ang problema. Pag pinersecute, takbo yung mga hindi totoo, yung mga natotoo, yun pa rin. So sana ihanda natin ang ating sarili na magi tayong stable sa katotohanan. Okay, kaya tayo nag-aaral. From the blood of Abel unto the blood of Zacharias which perisheth. Okay, siguro lampas na tayo. Hanggang 54. Okay. Unto Zacharias which perisheth between the altar and the temple, verily I say unto it will be cried on this generation. Woe unto you, lawyers! Bakit thou? For ye have taken away the key of knowledge. Oh, ye entered not in yourselves, and them that were entering in hindered. Kaya tayong mga nakakaalam, i-share natin yung ating nalalaman. And as he said these things unto them, the scribes and Pharisees began to urge him vehemently to provoke him to speak many things. Matatalino ito mga kaibigan, mga Pharisees. Tinitrick nila si Jesus, laying wait for him and seeking to catch something out of his mouth that they might accuse him. Tinitrick nila si Jesus pero hindi nila mahuli na mali ang sinasabi. Dahil siya ay ginagabayan ng Holy Spirit. Okay, so yun ang sabi ni Jesus, huwag tayong maging katulad ng mga Pharisees. Yan, Pharisees. Alam niyo yung mga Pharisees, dinadagdagan nila yung mga nasa Bible. Marami silang dinadagdag na pagpapahirap. Kaya sabi ni Jesus, woe unto you. Luke 12:4-21. So, paano natin nalalaman kung Pharisaism or hindi? Tingnan natin kung nasa Bible, di ba? Kasi, sabi ng mga Pharisees, bawal lumakad ng masyadong malayo. Ganto dapat lang yung lakad nyo pag Sabado. Kaninong utos yun? Kay Moses, sa Diyos, o sa Pharisees? Sa Pharisees yun. Alam niyo kung ba't inutos nila yun? Kasi sila ay na-punish ng Diyos. Nasubrahan sila ng punishment dahil hindi sila nagkikip ng Sabat noong unang panahon. Gumawa sila ng napakaraming policies na hindi according sa Bible. Para lang maprotektahan. Minsan pag marami ng policies sobra na sa Bible, hindi na rin ata biblical. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung ano-anong you are teaching for doctrines the policies of men, the doctrines of men. So, ang sabi sa mabuti na lang ang guide ng mga Adventists sa paggagawa ng mga rules ay Isaiah 8:20. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Wow! Mabuti na lang. Kaya pag mayroong Adventist na lawyer na gumagawa ng law, ayos. Kasi nandyan sa Bible, malamang. Pero pag hindi na, yun, kung ano-ano na. Kaya kumukontra. Pag patayo gumagawa ng mga batas sa ating tahanan, kung saan man organization, kailangan according dito. Otherwise, mape-persecute yung mga sumusunod. Katulad nung nila Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang mga batas nila hindi inaayon sa Biblia. Kaya, nahirapan yung mga sumasamba. Diba po? Kaya, kanino pa naka-address yung Isaiah 8:20 kundi sa atin? Okay. Ang sunod po nating babasahin ay Luke 12:4-21. Okay. Ang pinakamagandang Luke 12. Okay. Tingnan natin. 4. Dito tayo mag-start sa 4. And I say unto you, my friends, be not afraid of them that kill the body. Naku, nandiyan na naman yung persecution. Bakit puro papunta dun yung ating topic? Huwag daw tayo matatakot sa kayang pumatay sa atin. And after that, have no more that what they can do.
minsan nakakapanood ako ng mga video ng mga, alam niyo may mga nakakatakot na video, yung mga Illuminati, yung mga ganito-ganito, secret societies na kumokontrol sa world daw. Sabi ko, anong message ng Bible para sa atin tungkol sa mga video na ganyan? Prophecy, prophecy, pero nakakatakot. Yun pala, meron sa Bible, nakalagay dyan, for neither death, nor life, nor angels, nor things present, nor things to come, nor powers shall be able to separate us from the love of God. Wow! Romans 8, hanggang dun sa yung dulong limang verses ng Romans 8. Nothing can separate us from the love of God. Kahit anong power pa yan dito sa mundo, kahit si Satanas, hindi tayong kayang i-separate sa from the love of God. Tumawag lang tayo kay Jesus, takbo lahat ang mga masamang espiritu. Ang ganda ng message ng Bible. Kaya huwag kayong matatakot, mga kaibigan, sa mga nagtitreat sa inyo kung ano-ano. Eh kahit tayo naman ay mamatay, i-refund naman ng Diyos ang buhay. Di ba po? Parang pera lang, parang ano, unlimited lang na load yan. Eh. Kahit ubusin mo, hindi pa rin maubos. Parang yung oras ni the church, ubusin mo, ganun pa rin. Okay. That kill the body and after have no more than they can do. Sabi ko din sa mga taong mga kailangan tumakas sa kanilang mga fraternity. Mga tao lang yan. Kanino kayo matatakot, sa tao o sa Diyos? Pag kayo ba'y namatay, kaya kayong buhayin ng organization yan? Hindi. Pero ang Diyos, pag kumambi tayo sa Diyos, pag tayo namatay sa gawain, bubuhayin tayo ng Diyos. Sigurado. Amen. But I will forewarn you whom ye shall fear. Fear him which after he hath killed hath power to cast into hell. Oh, alam niyo dito sa Pilipinas, ang init ang mga kapatid, ano? Kagabi, mainit. Tapos pag araw, ang init din. Pag wala kayo din sa aircon. Pero pag nararamdaman natin ang init, kahit yung sakyan natin hindi aircon, maalala natin ang init ng impyerno. Kung mainit na ngayon, nako, malangas lalo tayong matakot na mapunta sa impyerno. Yan, sabi dyan sa Bible, fear him that will cast into hell. Oh. So, mas sa langit, maganda. Hindi mainit. Oh, maraming malamig doon. Are not five sparrows sold for 2 farthings? And not one of them is forgotten before God. Ang message dito mga kapatid ay, even the hairs of your head are all numbered. Ibig sabihin mga kapatid, ngayong linggo, sa aking experience, talagang feeling ko pinersecute ako. Personal experience ko. Hindi ko na-equivalent to because I don't want to dwell dun sa mga ginagawa nila. Pero, akala ko meron akong kakampi. Pero nung natanggal na, or parang mawawala na yung aking taguan o kakampi, parang ganyan, meron kang shield. Eh pag matatanggal na, nakikita-kita mo nang parang mawawala yung kakampi. Na-realize ko, hindi pala yun ang aking shield. Ang nagtatakip pala sa akin, ang Diyos mismo. Hindi yung mga bagay o mga posisyon o mga pera o mga, kung ano man dito sa mundo ang nagtatakip sa atin sa persecution. Na-realize ko sa aking experience at hiningi ko ang panalangin ng aking mga kaibigan. Pagkagising ko sa umaga, na-realize ko, hindi pala yung bagay na yun ang nagsishield sa akin. Ino-observe ko yung mga past na mga nangyari sa aking buhay. Ang Diyos pala mismo ang gumagamit ng mga bagay-bagay kung paano tayo itakas sa mga kapahamakan. Ay, mas stable yun, di ba? Kung nag-depende ka lang sa pera o sa posisyon o kung ano man, mawawala din yan. Pero pag nag-depende tayo sa Diyos, sabi sa Psalms, God is my refuge and strength, a very present, a very in time of trouble. Okay. So, napakaganda. Dahil kahit na hindi natin naiintindihan, naiintindihan ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Hindi man natin alam kung ilan ang ating buhok sa ating ulo, ang Diyos alam kung ilan ang buhok. Ibig sabihin mga kapatid, mas cares ang Diyos sa atin kaysa sa tayo. Kasi tayo, wala tayong kamuang-muang kung anong nangyayari. Sabi nga, ang panalangin ng Diyos, ng Holy Spirit ba, o si Jesus, God the Father, in words that cannot be uttered. In groanings that cannot be uttered. Ibig sabihin, kung mayroong namumroblema sa atin, ang Diyos yun. Tayo, hindi natin naintindihan ang mga problema natin, pero God, Jesus is praying for us. He is our High Priest in heaven.
Oh, ganda. Interceding with the Father. Even when every hairs are numbered, fear not, therefore, ye are more value than many sparrows. Also, I say unto you, whosoever shall confess me before men, him shall the Son of God confess before the angels. So, ang ganda ng comfort ng Bible. Pag naiintindihan natin na si Jesus ay nananalangin para sa atin, si Jesus ang nag-defend sa atin sa mga attacks ng kaaway, napakaganda ng pakiramdam. Lalo na pag nape-persecute na kayo. Or kahit na feeling nyo lang nape-persecute. Okay. Ganda. Ayan pa. Whosoever shall confess me before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God. Kaya hindi tayo mahihiya sa ebanghelyo. Bakit? Dahil hindi nga ang Diyos nahihiya sa atin. Kahit ganto-ganto lang tayo. But he that denieth me before men shall be denied before the angels of God. And whosoever shall speak against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost shall not be forgiven. Yan, of course, ang ibig sabihin yan ay yung hindi nagsisisi ay hindi mapapatawad. And when they bring you unto the synagogues and unto the magistrates and powers, ang ganda nito mga kapatid. Huwag daw tayo ng problema kung anong sabihin natin. Take ye no thought how that which things ye shall answer or what ye shall say. For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. Nakikita niyo ba ito mga kapatid? Minsan may tinatanong sa atin, hindi natin alam kung ano sasagot, pero pag nandun na tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng magandang sagot. Minsan pumunta kami sa Mindoro, nag-crusade kami. Sa church, fellowship, may nagtanong ng mga matatanda, hindi ko alam ang sagot mga kaibigan. Nanalangin ako ng mabilis sa langit, sa aking isip lang. Nalala niyo si Nehemiah nung tinatanong siya ng hari, anong problema mo? Nanalangin siya ng mabilis sa langit at binigyan siya ng Diyos ng magandang sagot. Nanalangin ako ng mabilis sa langit at binigyan ako ng magandang sagot. Mabuti, maganda talaga yung sagot. Kasi ang Diyos, alam niya yung mga isip nung nagtatanong. Tayo hindi natin alam. Ako bisita lang doon, pero yung sagot na inimpress sa akin ng Diyos, ang ganda, hindi sila nasaktan. Kasi pag ako sumagot, minsan mga kaibigan, parang ano, kaya siguro nape-persecute yung mga propeta dahil dire-diretso lang yung sagot eh. Hindi tactful. Bakit kaya ganun? Pero pag ang Diyos, the Holy Ghost shall teach us in the same hour what we shall say. Wow! Very nice! Promise niya ng Diyos. At i-claim natin yung promise. Ah, hanggang 21 pala. And one of the company said unto them, Master, speak to my brother for he divided inheritance. And he said, Man, who made me a judge or divided upon you? He said, Take heed, beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things he possesseth. Grabe si Jesus. Nagusto lang niyang mahati ng maayos yung ari-arian. Sabi ni Jesus, Do not covet. Naku! Grabe. Pag binabasa natin yung mga sinasabi ng ating Panginoon, yung mga sinulat ng mga propeta, ang dadali lang pala nun. Pag tinanong mo si Jesus, tinataas niya ng napakataas yung standard. Sabi sa Bible, do not steal. So sabi ni Jesus, do not covet. Sabi sa, do not commit adultery. Sabi ni Jesus, do not look lustfully. Tinataas ni Jesus Christ ang standard ng batas. Kasi tayong mga tao, nakikita lang natin yung mga symptoms. Si Jesus Christ, nakikita yung mga iniisip natin, yung things that are in the heart. The ground of a certain rich man brought forth plentifully and he thought within himself, saying, What shall I do? Yan yung mga, mayaman ako. Sobra na ang aking granary. Anong gagawin ko? Self-confidence yan. I will put down my barns and build great barns to put all my fruits and goods. Sabi ni Jesus, and I will say to my soul, okay. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then whose? Those shall things be which thou hast provided. Okay, pag masyado na palang marami tayong ari-arian, tapos nagiging na tayong confident sa ating sarili, ayan, time na daw. Nag-aalam na ang ano. Mag-iingat tayo dahil baka yung ating pinag-ipunan ay mapunta lang dun sa mga hindi naman nag-iingat kung saan mapupunta yung ating pinag-ipunan. Kaya ang pinakamaganda mga kapatid ay nandyan din. He that layeth up treasure for himself is not rich toward God.
Oh, so anong gagawin natin sa ating treasure? Lay up your treasure in heaven. Okay, yan din ang sinasabi sa Bible. And do not worry about your life, what you will eat, neither of your body, what you shall put on. Because life is more important than food, meat, and than clothes. O yung ravens nga, hindi nag-aalala. Okay, ano pa ang sabi dyan? The lilies, they don't worry. The grass, they don't worry. So don't worry about what you will eat and drink. Okay, for these things do the nations of the world seek after. Yan ang, tingnan nyo yung mga hindi nakakaalam masyado ng tamang ebanghelyo. Pag nakikita ninyo sila sa mga mall, pag nakikita nyo ang mga kanilang pamilya, stress na stress sila mga kapatid. No? Mag-aaway sila, nagsisigawan sila. Bakit? Dahil yan ang sinasabi sa Bible, yan ang minuwori ng mga Gentiles. But tayong mga anak ng Diyos ay hindi natin inaalala kung yung mga maliliit na mga bagay na yan. But rather, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kaya nung si Mary at saka si Martha nagluluto, si Mary nakikinig ng sermon. Hindi naman daw masama ang mag-prepare ng pagkain, huwag lang kaliligtaan ang pakikinig ng sermon. Oh, sabi ni Jesus, you should have not pabayaan yung mabubuting yan, pero hindi mo dapat mas napabayaan yung mas importante. Ano pa ang nandito? Hanggang ilan? Hanggang saan ba tayo dito? Hanggang 4 to 21. Oh, lampas na. Okay, punta tayo sa 35 to 53. Okay. Sabi dito, we should always be ready so that when Jesus comes, we are servants. Oh, sabi sa Luke 12:35 to 53. Kailangan tayong laging handa, hindi yung patamad-tamad. Mga kaibigan, sabi ko sa inyo, ako dati ay tamad sa gawain. Pero dahil sa ginamit ng Diyos ang ating mga pastor at ang ibang mga kapatid para ako'y magsipag. Praise the Lord. Kaya, pero minsan tinatamad pa rin ako mga kapatid. Pero meron akong share sa inyong napakagandang sinusubukan kong ginagawa at napakagandang experience sa buhay. Pag ako'y wala nang ginagawa mga kapatid, nananalangin ako sa Diyos kung anong gusto ng Diyos ipagawa sa akin. Pag gising ko sa umaga, pag hindi ko nakalimutan, nananalangin ako sa Diyos, Lord, anong assignment ko ngayon? Pag ang Diyos ang nagbigay ng assignment sa atin, ang ganda ng resulta. Parang nakahanda na talaga yun, gagawin mo na lang. Pero minsan, nakakalimutan kong manalangin ng ganun. Parang ang hirap ng buhay. Hindi ko alam kung ganun din mga kapatid na experience niyo. Tapos pag natapos ko na yung mga bagay-bagay at nakapuyan ako sa office, wala na ang ginagawa, nananalangin ulit ako, ano pa Lord ang gusto niyo ipagawa sa akin? Tapos minsan may mga dumarating na mga kailangan gawin. Ang ganda mga kapatid, ang ganda na ang Diyos ang iyong boss. Ang ganda na ang Diyos ang nag-guide sa atin kung anong gagawin. Kahit sa mga maliliit na bagay. Kaya ang gandang kantahin yung He leadeth me. Dahil ang Diyos ang ating shepherd. Okay. So, blessed are those servants whom the Lord will not come. Bawal ang tamad sa langit. Bakit? Kailangan ang mga pupunta sa langit ay mga missionary. Hindi ka hahanginin lang. Napadpad lang kami dito. Wala daw pinapadpad sa langit. That when he cometh, knocketh, and okay, so walang tamad. Okay, laging ang servant ay masipag. Sabi ni Jesus Christ, occupy till I come. Oh. Tapos binigyan tayo ng commission, go ye therefore. Kaya, we are a movement. And if you shall come, the second verse, the third verse, so kahit anong dumating oras ang Diyos, ang ating master, we will be ready. Okay. Because the Son of Man cometh, we don't know the hour until 53. Tapos sabi ni Peter, bakit ang hirap intindihan yung mga parable? Sabi ni Jesus Christ, who is the faithful master? Yan. Blessed is the servant whom the Lord when he cometh find shall be doing also. But truth I say unto you that he will make him ruler over all that he had. But if that servant say into his heart, alam niyo mga kapatid, ang ginagawa rin sa buhay, ang ginagawa natin sa buhay na ito, ay testing lang yan
at kung gaano tayo ka-successful, yun ang magiging assignment natin sa bagong buhay. Sabi sa Revelation 22:12, "For I come quickly, and my reward is with me." Reward according to as every man do. So, ginagawa ng Diyos, marireward. Hindi tayo naliligtas dahil sa ginagawa natin, pero pag naligtas tayo, ang reward ay depende kung anong ginawa natin sa buhay na ito. Kaya dapat ubusin natin ang ating, ma-maximize natin ang ating buhay sa gawain ng Diyos. Kasi unang-una, sabi sa Friday lesson, dyan tayo pinakamasaya. Pangalawa, dyan tayo pinaka mas maraming natututunan. Pangatlo, may reward. Sabi sa Christian Service, all na book, sa chapter na Assurance of Success, all good deeds are immortalized. Wow! Hindi utang ang nakalista. Yung mabubuting ginagawa natin, araw-araw, nakalista yan sa langit. Parang yung wall sa Facebook. Kaya lang sa Facebook kasi pag masyado nung matagal na, hindi nyo makita yung nilagay nyo sa wall. Okay, nadidilit. Pero sa langit, yung listahan sa langit, nakasulat lahat ng ginagawa natin mabubuti. Okay. Hanggang 45. And the Lord will not come in the day. Okay. Yan yung mga reward. Pero may mga servant din na pinepersecute yung ibang servants. Mga tamad na nga sila. They are persecuting the fellow servants. So anong mangyayari dun sa mga tamad? They will be beaten with stripes. At saka hindi sila bibigyan ng reward. I am come to send fire on the earth, and what will I if it be already kindled? But I have a baptism to baptize with, and how I am straitened till it be accomplished. Suppose that I am come to give peace on earth? I tell you nay, but rather division. Minsan, parang conflict yung Bible. Peace be unto you. Tapos sasabihin dito, no, I do not come to give peace, but division. Kung merong mga bagay na ganyan, hindi nagko-conflict ang Bible. Yung isip natin ng conflict. Okay. So, for from henceforth there shall be five in one soul divided against two and against three. The father shall be divided against the son against the father, and the mother against the mother, and etc. So, bakit may division? Minsan kasi, the word of the Lord, pag sinusunod ng iba, hindi sinusunod ng iba, ay merong division. Okay. Amos 6:1. Ano naman po ang sabi sa Amos 6:1? Ang sabi po dito ay, woe to them that are at ease. Naku! Yung mga wala daw ginagawa. Alam niyo yung Zion? Alam niyo mga kapatid yung Zion? Yun yung dun sa Jerusalem. Yung parang holy city. May ibang ibig sabihin yan yung nasa langit. O kaya yung mga nasa loob ng church. Woe unto them who are at ease in Zion. Yung mga wala daw ginagawa sa church. Woo! Bawal pala talaga ang tamad. Hindi lang sa langit. Pati sa church. Bawal ang tamad. Woe unto them that are at ease in Zion, and trust in the mountain of Samaria, which are named the chief of the nations to whom the house of Israel sees. Okay, sa Luke 8 naman, tayo pupunta Luke 8, 4 to 15. Ano nangyari sa Bible? Okay, Luke 8, four to 15. And when much people were gathered together, they were come to him out of every city. Alam niyo mga kapatid, hindi ako nanghihinayang magbasa ng Bible sa church, kahit di ba ganyan lang. Kasi yun ang ginagawa ni Jesus, and he came to the synagogue and read. At least, meron pang isang, sabi niya sa Spirit of Prophecy, one line of scripture is more powerful than 10,000 of human opinions. Kaya napakalaga ng Bible. Okay. And when much people were gathered together, they were come to him out of every city, and he spake by a parable. A sower, oh. Aha. Ito na yung parable of a sower. Okay. Sabi nung narinig ko dun sa Ayas. Alam niyo mga kapatid, naiingit ako sa inyo. Ang lapit-lapit niyo dun sa Ayas. Lahat sana na week of prayer. Siguro kung ako nandito, napuntahan ko na dun. Ngayon na sa AUP, napupuntahan ko pa rin. Sabi nung president ng UNCLUB, ang problema sa church, hindi nasa speaker,
nasa audience. Pag na kayo nakatulog sa audience, problema yun ng, hindi ng sower, problema yun ng ground. Sabi ko, saan kaya sa Bible yun? Yung pala sinasabi niya dito. Kahit sinabi ang katotohanan, yung katotohanan lumalanding sa iba-ibang klaseng ground. So pag hindi daw naiintindihan, yung ground ang may problema, hindi yung sower. Pwede rin mga kapatid, ano? Oh? And some fell upon a rock, and soon it was sprung up. It withered away because it lacked moisture. And some fell upon thorns, and the thorns sprung up and withered. So, sabi niya sa mga disciples, anong ibig sabihin nito? So, sabi ni Jesus Christ, yung mga ground na malapit sa daanan, sa highway, nakikinig sila. Pero, ang kaaway ay darating at taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Naku, ayaw natin magang ganyan. Tapos, yung sa lupa, those are the people who receive the word with joy, and these have no root, which for a while believe, and time of temptation shall fall away. Oh, siguro yan yung mga sumusunod kay Jesus pag pinapakain niya. Nung sinubukan niya, nagtakbuhan ang natira yung mga disciples. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi, there is a time to collect and a time to drive away. Oh? And that which fell among thorns are they which when they have heard, go forth and choke with cares and riches and pleasures of this life. Nako, ngayon, mas marami ang nanonood sa YouTube ng entertainment kaysa ng religious videos, di ba? Pag entertainment, millions ang hits. Pag sermon, hundreds lang. Totoo yung sinasabi, in the last days, men shall be lovers of pleasure rather than lovers of God. Ang nangyari, they are choked and with the cares and riches and pleasures of this life and bring no fruit to perfection. But that on the good ground, yan! Ito yung mga babait na itong mga tao. Pag meron silang narinig at nalaman nilang galing sa Diyos, sumusunod agad. Sumusunod agad. Wow! Dito ako na-excite. At ito yung pinapahanap sa atin ng ating Panginoon. Sabi niya, I have sheep in other fold, but you have to call them to one fold. Okay. Having heard the word of God, keep it and bring forth fruit with patience. Wow! Ganda! That is the ground na ideal. Okay. Hanggang 15 lang. And then, punta tayo ulit sa Luke 22:24-27. Luke 22. Okay. And there also was a strife among them. Ayan na. Ang mga disipulo, mga kaibigan. Sabi nila, who will be the greatest? Sinong pinakamaraming na bugaw na evil spirits? Sinong pinakamaraming na binyagan? Naku, yun yung strife daw. And he said unto them, the kingdoms of the Gentiles exercise lordship over them, and they that exercise authority upon them are called benefactors. But ye shall not be so. He that is the greatest should let him be as the younger, and he that is chief as he that serve. Wow! Iba talaga si Jesus Christ, mga kapatid. Yung mga pinakamagaling, siya yung mga mapagbigay. Yung mga pinakamatatanda, parang kunyari, okay lang, kaya pala dito sa ating church. Alam niyo mga kaibigan, ako bata pa, pero mas maraming nauuna sa atin sa pananampalataya. Humahanga ako sa kanila. Minsan, sa ating kabataan ng isip, inaatake natin sila. Inaatake ko sila. Pero sila parang kunyari, wala lang umaatake sa kanila. At naghahanga ako sa kanila, sabi ko, para silang Diyos. Atakehin mo nang atakehin, wala lang. No? Ganyan ang nangyayari. For whoever is greater, sabi daw, for whether is greater he that sitteth at meat or he that serveth. It's not he that sitteth at meat, but I among you as he that serveth. So, ang example ni Jesus Christ ay serving. Minsan, pumunta kami sa seminar doon sa may Quezon. Tapos isa ako sa mga speakers, mga kapatid, ng Synapse Communication Seminar ng North Philippine Union Conference.
isa ako sa mga naging speaker dahil yung kaibigan kong siya dapat ang speaker, hindi makarating. Ang orientation sa amin ni Pastor Obe, kayo mga speaker, hindi kayo pumunta dito para pagsilbihan. Pumunta kayo dito to serve. Pagkulang ng upuan, pagkulang ng higaan, pagkulang tayo ang mag-detent, tayo ang matutulog sa labas. Sabi ko, ano? Usually, pag kayo ang mga resource person ng union level, kayo yung mga nandun sa pinakamahaga ng guest room. Pero ang orientation sa amin, we are here not to be served, but to serve. Napakaganda mga kaibigan, no? Ayon sa Bible, ganyan talaga. Ang model ni Jesus Christ. Kaya, yun ang sinasabi ko lagi kung mga VIP. Kaya, ganun. We are here to serve. Pag meron dyan, hindi makaupo. So, ganun ang ginawa na. Pag kulang ng pagkain, tayo ang magugutom. Hindi yung mga bisita. Okay. Yung mga speaker ang magugutom. Hindi yung mga bisita. Ganda. Kasi yan ang example ni Jesus Christ. I am among you as he that serveth. Ye are they which have continued with me in my temptations. Hanggang ilan na nga ba yung babasahin natin? Hanggang 27. Okay, tapos na. Okay. So, nabasa na natin lahat ng read for this week's study. So mga kapatid, flee Pharisaism, fear God, and give glory to Him. Ano na ang totoo? We should love God or we should fear God? Pareho. Kasi, if you love me, keep my commandments. Tapos, fear God and give glory to Him. So, parang pareho. Dapat. Ito ang godly fear. Dahil talagang God is God. Okay. Fearing God is not being afraid. It is realizing who God is. Tama naman. Yung mga atheists, hindi na sila, they don't only hate God. Okay. So, be prepared and be watchful. Ayan, sabi ni R.G. White, vigilance and fidelity have been required in Christ's followers in every age. But now that we are standing upon the very verge of the eternal world, alam niyo mga kapatid, sa pananampalatayo, sa lahat ng mga nangyayari ngayon, kahit sa aking buhay at sa buhay ng mga evangelist na mga kaibigan ko, talagang grabe ang atake ng kaaway. Mas lalong marami ang gagawin mo para sa gawain ng Diyos, mas lalo kang aatakehin ng kaaway. Parang desperado na si Satanas, naglakihan ang mga atake. Pero hindi ako nagpo-focus sa atake. Ang maganda dyan, ang Diyos natin, napakagaling. Talong-talo niya, pinoprotektahan niya ang mga manggagawa ng Diyos. Napakaganda. At sigurado tayo na ang ating Panginoon ang mangnanalo sa great controversy. Napakaraming atake ng kaaway. Minsan galing sa mga kaibigan. Minsan galing sa mga, kung lalaki, tinutokso ng mga babae. Oh, kung babae, tinutokso ng mga lalaki. Kung ano-ano. Kung ano ang kahinaan. Minsan sa pera. Pag wala tayong pera, tutoksoin tayo ng kung ano-ano. Na pandaraya. Kung marami na ang pera, tutoksoin tayo. Hindi mag-tithe at mag-offering. Ako. Pero, mabuti na lang ang Holy Spirit, ang Diyos. He wills and does His good pleasure in us. Ang Diyos ang gustong gumawa sa atin at siya rin ang nagpapagawa sa atin ng mga ito. So kapangyarihan lang ng Diyos ang nakapagliligtas sa atin sa kasalanan. Be a fruitful witness. Yan. Kaya mga kaibigan, kung meron kayong gagawin dito, i-text nyo ako, halimbawa sa evangelism, para katulong, malapit lang naman yung AP. Dahil gusto kong maging fruitful witness. At gusto ko rin kayong tulungan maging fruitful witness kung anong pwede nating gawin. Katulad niyan, lagi ako nagbibideo. Binibideo ko yung sarili ko dahil para mapanood ko kung may mali akong sinabi. Ma'am, kasi means mas mabuti rin yun. Pero yung mga magagaling mag-preach, binibideo ko. Kasi yung sermon nila, habang natutulog sila, pag nilagay ko sa internet, dumadami rin. At mga kapatid, sa tulong ng Diyos, ito, Diyos ang gumagawa, hindi ko maintindi kung paano nangyayari. Maraming akong pinupost na maraming napapabinyagan. Hindi natin naintindihan. Bakit may nanonood ng video ko sa Afghanistan, sa Iraq, sa yung mga lugar na hindi natin pwede puntahan dahil gera, may nanonood ng video. Tapos uuwi sila. Hanap-hanap nila dahil silang daw eh. Silang, napunta sila dito sa silang. Hanap, hindi yata ito yung silang. Yung pala puting kahoy na dun sa kabila. So sumakay siya papunta sa puting kahoy. Ang sabi niya,
pag-uwi niya galing sa Middle East, sabi niya ay, hindi ako uwi sa amin sa Visayas hanggat hindi ako mabinyagan. Hinanap niya si Brother June. At ang napakagaling naman ng Panginoon na gumamit ng mga simpleng tao. Si Kuya June po ay simpleng tricycle driver lang. Pero mahilig siya mag-preach at pag nag-preach siya, ang haba-haba. Hindi ka siya sa hour of worship, kaya nirecord ko na lang sa camera yung kanyang 2.5 hours na preaching. Minsan 3.5 hours pa na preaching sa YouTube. Pero mga kapatid, kahit ganun, simpleng mga tao lang, ang sabi sa book na evangelism, God will use simple ways, new ways, na magugulat tayo, ginagamit ng Diyos. So pumunta siya doon. Hindi kilala ni Kuya June, siya ang nagtuturo ng Sabbath School. May pumasok na stranger. Actually, naglalakad-lakad siya doon, nahihiya siya pumasok. Buti na lang, ginamit ng Diyos yung mga deacon, hinila siya papasok sa church kasi may palakad-lakad doon na tao. Pasok ka dito, kapatid. Kanina ka pa, palakad-lakad dyan. So pumasok siya at nakita niya si Kuya June, yung tricycle driver na preacher. Sabi sa akin ni Kuya June, nahiya siya mag-preach kasi yung English niya, Bisaya. Tapos yung Bisaya niya, nalimutan niya na. Yung Tagalog niya, halo-halo din. Sabi ko, Kuya June, kung ganyan ang salita mo, ang makikinig sa iyo yung ganyan din ang salita. O nga, di ba? Kaya may mga disciple kasi fisherman din makikinig. Kung mekaniko rin makikinig. Kung accountant yung nag-preach, makinig din yung accountant. Lahat tayo may part, lahat tayo may audience. Kahit anong klase pa ng English at Tagalog at kung anong lingwahe natin, ma'am, sir. Pareho lang, gagamitin tayo niyang Diyos. So, nung makita niya si Kuya June, nakinig lang siya. Pagkatapos ni Kuya June, nagpakilala siya. Ako yung nanonood sa iyo. Gusto ko na magpa-baptize bago ako umuwi bukas. Sa Lunes siguro. Sabi, pinakilala kay Pastor Lagarili. Nung malaman ni Pastor Lagarili yung nanonood at dun nakanood sa channel ko ng mga video ni Kuya June, sabi ni Pastor, kailan mo pabinyag? Sabi, ngayon sana Pastor, kaya lang, wala akong dalang damit. Sabi niya, meron akong short dyan. Diba? Hinila na ni Pastor Lagarili doon sa likod ng swimming pool sa EFE at nilubog na sa tubig. Oh? Kaya, mga kapatid, maraming nakakasiya, nakakatuwa. Kaya sabi pala dun sa Friday na lesson, ang pinakamasaya, ano yung ating Friday? Yan, oh? The greatest joy is in service. Lalo pag walang bayad. Actually, totoo yun. Kasi minsan, mayaman yung church o kaya yung organization na tinutulungan ko. Binibigyan akong pamasahe. Walang mirakulong nangyayari. Pero pag wala silang pera, ako lahat yung nagpapamasahe, naghahatid ng mga speakers, kung ano-anong kababalaghan ang nangyayari. Sabi ko, mas maganda yata yung walang pera kasi mas ipagpapalit ko yung experiences with God kaysa pera. Sabi naman nung nagbibigay sa akin ng pera, Sir, binibigyan ka namin ng pera dahil sa amin nangyayari yung experiences with God. Yung mga miracle daw, dun nangyayari sa nagbibigay ng pera. Sabi ko, kaya pala, hindi kayo pumapayag na hindi niyo ako bigyan ng pangkrudo. Kasi, pero alangan naman, mag-away pa tayo. So, kahit pa paano mga kapatid, ang ganda ng gawain ng Diyos. At yan ang pinapagawa niya sa atin lahat. The joy, the greatest joy is that is in service. And we become a servant leader. Yan. Be a fruitful witness. Kaya, tinitingnan ko kung alin yung mga ministry na maraming nahahakot. Tulungan natin lahat. Hope Channel, 3ABN, Amazing Facts, lahat. Kasi at least, ang measurement ng success, kahit isang mapabinyagan, success na yun. Sabi sa book na evangelism, lahat naman sila may isa. Titulungan natin lahat. Pero yung may mga nakakapabinyag ng libu-libu, thousand-thousand, o hundred-hundred, mas maganda tumulong doon kasi magagaya natin kung paano sila gumawa. At mapapalawak natin ang gawain ng Diyos. So, napakaganda ng ating lesson. We are following Jesus Christ and God is giving us riches of the glory of the mystery. So, meron po bang gustong sumumbat? Meron po bang gustong magtanong? Ang oras po natin ay 10:50. Pero tatapusin natin lahat ng 12 kasi ma'am gusto kong tumakas agad. Yun po, may question pa po? Wala na, pagod na kayo makinig. So yun po ang ating lesson and happy Sabbath po sa inyong lahat.